start tayo sa anong kaibahan ng news writing sa ibang kinds of writing. So syempre pinaka obvious is just writing mas straight to the point, sabihin na natin nagmamadali. Pag binasa mo, parang nagmamadali siya, walang paligoy-ligoy. And mas mabilis in terms of turnaround times, ha. Kung may client ka, kung news writer ka, or kung news ang ginagawa mo, definitely mas agad-agad dapat maibigay mo yan sa client mo, or agad-agad maipublish mo siya. Kasi every minute na tinatagal mo, naluluma yung news. So, baka mamaya, paglabas mo nung sayo, nauna na palang lumabas yung isa. So, mag-viral na yun doon sa kanila, sa isa. Hindi na nila papansin ninyo sayo. So, yun. Una-unang difference niya is yung speed na kailangan mo pag ano. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Yun lang pala yung tip ko. Hindi, eto na. Sige, start na tayo ng tip kung paano magsulat ng news writing. So, siguro, syempre, magsa-start naman yung sisimula naman yung writing nyo sa isang news writing din, di ba? So, pwede na kayo mag-base doon. Pero, syempre, hindi natin siya kukopyahin. So, sa news writing, ang parang sinusundan nila lagi is yung inverted pyramid. So, bakit siya inverted pyramid? Kasi yung most important details nandoon sa unang-una. Tapos, the more that you read pababa, mas nagiging less important yung details. Like, yung siguro yung mga medyo last sentences mo, yung parang kahit hindi mo na siya mabasa, okay na, alam mo na yung kwento. So, basta parang pales ng pales yung importance niya. Kaya siya naging inverted pyramid. Kasi yung bulk nung information mo and yung facts mo, nasa taas. So, ano yung main parts ng news writing? Ng news article. So, unang-una is yung lead. L-E-D-E. So, unang-una, lead. Siya yung intro. Per lead yung tawag niya sa journalism slang yan eh. So, lead ang tawag nila dyan. First paragraph. First, one to two sentences lang ng ng news nyo. First one to two sentences na dapat nasabi mo na dun yung buong story, as in buong story. For example, sinabi mo na may aksidente sa Marcos Highway, tapos lima yung nasugatan. So, yun yung situation mo, di ba? So, yung lead mo, hindi pwedeng sabihin mo lang na nagkaroon na aksidente kanina sa Marcos Highway. Hindi pwedeng yun lang kasi kulang eh. So, dapat lead pa lang. First mga siguro kahit 30 to 50 words itong lead na maibigay mo na yung buong story. Gets? So, hindi na kayo dapat hindi na kayo dapat magliliwaliw yung brains kasi first paragraph nyo pa lang dapat sabihin nyo na dun yung question. Ay, yung totoong nangyari. Yung buong nangyari. After no lead, next paragraph nyo, usually ako, next paragraph ko, heading na. Mm-hmm. So, pwedeng heading na kayo. Or mas maganda, heading na kayo para pare-pareho tayo ng ano. So, paano nyo madedetermine kung ano yung heading nyo? Tanong nyo yung yung tawag nila dito is 6 W's or yung 5 W's and 1 H. So, sabi nila dahil OP daw yung H, kaya ginagawa nilang 6 W's na lang. So, ano ba yun? Yung who, what, when, where, why, how.
So, hindi mo alam kung paano yung... Hindi mo alam paano sisimulan yung not draft mo. Tapos ka na sa lead. Next, kunwari, next mo is heading na. So, sabihin natin, the sleepy driver, yun yung heading mo. So, sabihin mo dun sa lead, the jeepney that, yung jeepney na bumangga doon sa, ano, doon sa, yung jeepney sinasakyan ng limang sugatan na bumangga doon sa tindahan ay inaantok. Tapos sabihin mo, before pala kasi noon, dalawang araw na siyang bumabiyahe, hindi pa siya natutulog. So, ikwento mo sa kanya kung bakit. So, yung ano mo kasi, yung first heading mo is who, di ba? Yung sleepy driver. So, kwento mo, sleepy siya, sleepy pala siya, kasi two days na pala siyang nag-work. Ganon. So, after mo explain yon, next heading mo naman, tanungin natin why or how. Sabihin na natin why. So, sabihin mo yung why. Kasi, magdidibo na pala yung anak niya ko. Kailangan niya yun. Kailangan niya mag ipon or manganganak na yung misis niya kaya kailangan niya mag-ipon. So, gets nyo? Like, for example, isang tip din kasi yun eh, pero imi-mention ko na dito. For example, nagsusulat ka, yung unang mention mo sa pangalan ng isang tao, dapat buong-buo. For example, si Duterte. First mention mo kay Duterte, dapat Philippine President, kahit hindi Philippine President, basta buo, Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung mga next mention mo sa kanya, kahit the President na lang, or Duterte na lang, or PRRD na lang. So, basta sa first, kailangan mo siyang i-introduce kasi baka mamaya hindi nila kilala, di ba? So, kung kunwari si Trillanes, Senator Antonio Trillanes the fourth, or mas maganda yun kung i-explain mo pa kung sino siya, ex-marine ba, rebelde, mga ganun. So, mas maganda i-explain mo siya kasama ng buong pangalan niya and ng job. Bago yung mga susunod na mention sa kanya, Trillanes na lang. Okay na kasi na-mention mo na eh. Ayun. So, nabigay ko na yung tip ng lead. Sa lead, 30 to 50 words, 1 to 3 sentences. One paragraph lang yun. Masyado na mahaba yung 2, pero kung kailangan talaga. Pero, ayun. Usually, 1 to 3 sentences, one paragraph, more or less 50 words. Kailangan complete na nasabi mo na yung kwento. Tapos, not graph yung after na lead. Yun na yung body. Yung not graph tawag ng mga journalism. Ay, ng mga journalist. Journalism slang kasi siya. So, kailangan sa not graph mo, 1 to 2 sentences lang per paragraph. Walang mahabang paragraph. Kasi mahirap i-cross-check kapag editor ka. Ayun. Siguro mga 2 to 3 lines lang yan. Walang lalagpas ng 3 lines sa WordPress. Para hindi siya mahirap basahin and para madali siyang i-fact-check sa ano, sa editing. Tapos, sundin niyo lagi yung ano, sundin niyo lagi yung subject verb object formula. So subject sino, verb ano ginawa, object sa ano. So sino yung tao, anong ginawa niya, at saka saan niya or kanino niya ginawa. Yun yung lagi yung sundin na formula sa sentences niyo. So subject verb object formula. Tapos simple lang, hindi kailangan natin ng maraming highfalutin words sa news writing dahil mas simple, mas madali siyang intindihin at saka mas mabilis siyang gawin. So, for example, may car crash nga kanina sa Marcos Highway, hindi mo na siya kailangan sabihin horrible car crash kasi alam na natin lahat na horrible nga eh kasi aksidente nga yun eh. So, car crash lang. Simple. Tapos, huwag magsabi ng I. Walang first person. Laging third.
Naging third person ang news, diba? Ayun. Tapos, usually, generally, ang news, ang body ng news is always past tense kasi syempre natapos na. But, yung title niya is present. Yun, usually ha. Tapos, wag na ikaw daw gumamit ng hopefully, thankfully. For example, thankfully they all, thankfully walang namatay. So, hindi mo na kailangan sabihin yung thankfully, tsaka yung hopefully, tsaka yung, wag, hindi mo na kailangan sabihin na in a shocking turn of events, ganyan. So, hindi mo na kailangan sabihin shocking, thankfully, hopefully. Hayaan mo daw yung audience, ay yung readers mo, mag-invoke na sarili nilang emotion. Wag mo silang diktahan daw na na-shock sila. So, dapat mas simple, mas diretso. So, dapat walang opinion mo. Tapos, yun nga, yung nakasulat dito, yung first mention, dapat full name at saka yung job niya. Tapos, sa bandang huli, do not repeat. Wag mo na ulitin yung nasa lead mo. At saka, wag mong i-summarize. Kasi news yan eh, hindi naman siya essay. So, hindi mo siya kailangang i-summarize yung sinulat mo dun sa umpisa. Tapos, kung kailangan mo ng quotes, hindi mo siya i-footer, sabihin mo siya mismo doon sa quote. Tapos, pwede mo rin silang iwanan ng quote sa ending. So, hindi mo kailangan ng call to action, hindi mo kailangan ng, hindi mo kailangan ng summary. Kasi nga, nagbasa na siya ng mabilis eh, tapos uulitin mo pa. So, sabihin mo, ayun na nga, meron ngang aksidente kanina at yun yung nangyari. So, medyo redundant. Ayun. So, yun lang yung susunod kong tips ngayon. Ito, yung three steps na ginagawa ko is, for example, nakita mo na yung article. Ito yung three steps ko. Plan, execute, tapos review. So, plan, nakita mo na yung article mo. Ako usually, kasi pag nakita ko na yung article ko, napaplano ko na sa utak ko yung lead, napaplano ko na sa utak ko yung tatlong heading. So, syempre, nakita mo na nga na may aksidente, di ba? May aksidente, tapos may limang nasugatan. So, syempre, alam mo na yung lead mo, dapat yun na agad yung sasabihin, di ba? So, sa utak mo, alam mo na rin na yung first heading mo, pwedeng tungkol dun sa driver, or yung second heading mo, pwedeng tungkol dun sa mga na-aksidente. Tapos yung third heading mo, kung ano na yung update, kung ano na yung gagawin ng police ba dun sa driver, ganun, kung makakasuhan ba siya, ganun. Tapos yung execute, syempre, gawin mo na. Tapos review, check for grammar errors, check for typos, ganun. So, yun. Mahirap kasi yung magsisimula ka sa umpisa tapos wala kang malinaw na plano or outline sa utak mo. So, magiging siyang dragging. Parang, ang dami ko na sinulat ah. Kanina pa ako nag-iisip ah. Bakit 10 words pala? 10 words pala. So, medyo nakaka-ano, di ba? Nakaka-panic or nakaka-frustrate ang stagnant mo. Kasi parang, kanina pa ako nagtatype dito, bakit pa na pa ako 100 words? So, if gagawin niyo yung outline natin na may lead, na may headings na tatlo, hindi niyo napapansin, napupuno niyo na siya. Sige, yun lang. Good night. Good night, guys. Thank you. Good night po.